Isang maganda at mabiyayang araw po sa inyong lahat. Ako po si Joanne Alihayda Reyroso Mauhay, isang kawani ng Kagawaran ng Edukasyon sa Sangay ng Quezon bilang Education Program Supervisor sa Larangan ng Special Education. Ako po ay nagsimulang mangarap bilang guro nang ako ay kumuha ng Psychology and Education courses sa kolehiyo. At doon ko nakita at nakilala ang iba't ibang uri ng mga bata. Ako po ay naging guro ng 8 taon sa Department of Education bago mapa-assign as Education Program Supervisor sa Sangay ng Quezon. Ang inyong pong lingkod ay naging scholar ng Department of Education sa Philippine Normal University para pag-aralan ang Master of Arts in Special Education at nakatapos ng Guidance and Counseling. Ang mga pag-aaral po na ito ay nakatuon sa pag-aaral po na ka-focus sa ating pong mga bata, especially po sa ating mga batang mag-aaral, mga batang Pilipino na araw-araw po nating nakakasalamuha sa ating mga paaralan. Tayo po ay nakapaglikha ng iba't ibang mga learning resources and materials na ginamit ng ating mga bata sa loob ng 2 taon ng pandemya. During the non-face-to-face classes, ito pong mga materials na ito ang ginamit ng ating mga magulang para sa kanilang mga anak, lalo na sa mga batang espesyal at doon sa mga batang may espesyal na pangangailangan. So, ang mga materials po na ito ay nalikha at na-evaluate ng inyo pong lingkod para mas maraming mga bata po ang makinabang, particularly ang mga special children o yung ating pong mga tinatawag na learners with disabilities. Ito po ay naging inspirasyon para sa amin sa Department of Education, specifically sa aming sangay ng Quezon, na paigtingin ang pagtuturo sa mga batang espesyal. Dahil sa panahon ngayon, sa panahon ng pandemya, ay naging mahirap para sa mga magulang na maging gabay sa kanilang mga anak, lalo na sa mga special needs ng mga anak nila na nakasanayan na ng mga bata na ma-experience yung love and care na nagmumula sa mga guro. At para naman sa mga guro, ito ay naging guide nila para mas mapadali ang pagbibigay, ang learning delivery ng mga guro sa mga bata na may special na pangangailangan. Dahil ito yung naging gabay nila at hindi magiging mahirap para sa kanila, especially kung wala sila, kahit walang training ang mga teachers, kahit walang training, kayang i-handle ang estudyante or ang learners with disabilities sa pamamagitan po ng mga learning resources na ito na available po sa ating division, sa Division of Quezon. Para po sa mga magulang ng ating mga special children or learners with disabilities, nag-conduct po tayo ng training. So ito po ay training na ikinandak natin or isinagawa natin through online or virtual training po ito sa ating mga guro. At ito ay tinawag po sa ating division na Parents Primer. Meron po tayong mga pilot schools na nag-implement na noong Parents Primer. Isa po itong training sa mga guro sa pag-handle ng mga batang learners with disabilities, especially yung Filipino Sign Language at saka yung sign language sa deaf or sa hearing impaired students natin. So yun po ang kailangan na masanay ang ating mga magulang dahil sila ang nagsilbing guro ng ating mga bata sa loob ng 2 taon ng pandemya. Ang naging inspirasyon ko po para mag-focus sa ganitong area of specialization ay ang ating mga batang may special na pangangailangan na nakilala namin at nakita namin na nasa mga paaralan na may
pangangailangan talaga ng special na atensyon ng mga guro. At dahil sa may kakulangan tayo sa mga special education teachers, dahil ito ay isang specialized training at specialized courses, hindi nabibigyan ng pansin kung ang bata man na mayroong kapansanan or may special na pangangailangan ay nasa loob ng isang regular na klase, may mga pagkakataon na hindi siya nabibigyan ng pansin ng guro. Kaya naman, naging inspirasyon ko bilang education program supervisor na mag-advocate ng inclusive education. At yun naman ay isinabatas na itong inclusive education, na ito yung tinatawag namin pag-welcome at pag-accommodate sa ating mga bata saan mang lugar, sa lahat ng paaralan. Sila ay nabibigyan natin ng equal opportunities para sa kanilang, lalo na sa kanilang pag-aaral. So ang pagkakaroon ng kapansanan or ng special na pangangailangan ay hindi kailangang ikahiya ng mga magulang at hindi kailangan na ma-reject sila. So ito na yung time or panahon na ma-acknowledge nila, natin sila, makilala na bahagi ng lipunan ang mga special na bata na balang araw sila ay magiging kapakipakinabang na mamamayan ng ating pamayanan. Sana po ang isinasagawa nating ito ay magbigay ng daan at magbukas ng pinto sa bawat isa, lalo-lalo na po sa ating mga guro at sa mga nagnanais pang maging guro, na meron pa tayong isang klase ng edukasyon na kailangang mapagtuunan ng pansin at mabigyan ng atensyon. Ito ay ang area of special education, kung saan ay mas kailangan natin ng mga guro na may malaking puso, may malasakit, at may kusang loob na pag-aaruga sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Ang akin pong opinyon sa pagtulong sa kapwa ay hindi lamang sa paraan ng pagbibigay sa kanila ng mga material na bagay or sa pera na kinakailangan. Mas mahalaga po sa ating mga learners with disabilities or sa mga batang espesyal ang love and support natin ng bawat isa para matugunan ang kanilang mga pangangailangan. At ang lagi ko nga pong sinasabi sa mga guro, ang kailangan po natin ay ang magkaroon ng malaking puso at serbisyo sa ating mga batang espesyal. Ako po si Joanne Alihayda Reyroso Mauhay, Education Program Supervisor of DepEd Quezon, Tubong Candelaria, Quezon. Sumasaludo para sa bayan.